Hello friends. So ngayon nandito ako sa rooftop and yung white yung gray band doon, nakikita ba? Nakikita ayon, ayon, nakikita nyo, ayan. Yung gray band na to, ano na yan? Tatlong araw na yung nandyan, ayan. Tapos itong area na to, kapitbahay ito nila James eh, Bautista to eh. Bautista, tapos yung katabi, Aquino yan. So, Aquino, Bautista, magkatabi sila. Tapos itong mag-Ray-Ban na to, ito yung nangahabol sa Pampanga na nahabol rin ako na nakaya kong takbuin ng 5 to 6 hours or 7 hours. Ang tagal ko naglakad ng simula sa Maine sa Pampanga hanggang Mexico, paikot ng Nueva Ecija, ay natrap ako dahil dito. Ang dami na pa ng teenager na nahabol to. So, ayun, gusto ko lang i-details kasi ang tagal na niya dito. Alam niya na dito ko nag-stay sa hotel na to. So, ayan. Medyo advance ako kasi meron ang kasama ang asawa ko sa trabaho na manager and Aquino rin sila yung taga Quezon City Commonwealth and nagbiro siya na kasi marami ng mga kasama sa trabaho ng asawa ko na namamatay ganyan ganyan and then parang nagsabi siya ng parang nagbibiro siya pero it's not a joke and then nandun din ang asawa ko si James, nandun din ng anak ko si Hero, si Gabby and then magre-retired na siya noon sa company and then sinabi niya na alam niyo gusto ko, hindi talaga niya napigil yung bibig niya, gusto ko na ikaw, si James, yung mga bata na ilagay sa kabaong tapos dalhin sa sea cargo and patay na pagdating dito sa Pilipinas. Yun yung sinabi niya and then parang naano ako, parang nasaktan ako na why this man said about those words. Yun pala, nung time na yun, sinabi ko kay mama, sabi ko, ma'am, bakit mainit ulo ng Aquino at Bautista na neighbor nyo dito? And some of the co-workers of my husband said that hindi siya mag-i-stop hanggang hindi kami masikargo ang mga body namin and bring to Philippines by the ocean or sea or sikargo like that. And then, sabi ni Mama, sinundan pala ng Bautista at Aquino si James sa company. Sabi ko, opo, sabi niya, kalaban niya yun nung ano pa, nung elementary, high school and college. Lagi siyang sinasabihan ng kung ano-anong kabastusan, ganyan-ganyan, si James ganito, si James ganito, si James ganito. Ngayon sabi ko, ang bastos nga nila ma, kasi sa harap ko pa talaga sinabi. And then, nagkaroon ng problema na pinasok sila ng mga police because there are lots of allegation through the neighbor that there's some of the kids that inaalagaan ng asawa niya na Bicolandia na taga-Bicol na ano talaga umiiyak, ganyan-ganyan and then pinasok sila ng police talaga doon and nakita niya na yung bata ang daming pasa sa katawan and parang kinagat yung mga pasanong baby na parang pinanggigilan nga ganyan-ganyan so nakasuhan yung asawa niya ng harassment but the strange part is na pagkatapos ng 4 years ng COVID bigla ko silang nakita ulit ngayong year 2023 nung time na pauwi na ako dito sa Pilipinas but I don't wanna talk to my husband for those kind of situation hindi ako nagkwento sa kanya hindi ako nagsumbong sa kanya about it nagbehave na ako and then sinabi ko sa kanya B, akin ang ticket ko and magpa-flight ako mag-isa but na naisip ko, ang sama ng ugali ng mga kapitbahay naman ng asawa ko. Why they do said na dapat ibuburol kaming pamilya na apat. So ayun, parang naging sensitive ako, inaway ko asawa ko na why these people always hurting us
for those I don't know what's the reason, and I don't hurt them, I did not talk bad words to them, and pag nakita ko sila nagluluto pa ako ng mga pagkain, dinadala ko, hi, hello, ganyan, masarap magluto si Jasmine, ganyan ganyan, tapos hindi pala alam, hindi yung tini-take out pala nila, tinapo nila sa basuran, kinuwento na naman ng security, sabi ko pinapagod lang nila ako magluto, tapos hindi naman nila kakainin yung luto ko. Sabi ko, napaka-plastic naman nun. Kaya nung time na nakausap ko si James, tapos nakausap ko yung security, sinabi naman sa akin na, oh, wag muna, sister, please ignore them and don't ever go to those group of people. They're hurting you. All of those food that they said that delicious, they throw it all in the garbage. You don't know that? Tapos yun, nagpa-plastikan sila, tapos may pa-take out, ganyan. And I found out na pati pala si Hero, si Gabby, hinihiram nila para saktan doon sa kabilang bahay. And pag uwi ni Hero ni Gabby, may mga pasapasa na sila parang pinanggigilan. So what is your motive, ha? Magkita tayong lahat, ha? Mga hayop kayo, anong tingin nyo sa akin katulong? Porket may prosti issue ako, prostitute issue ako, burikat ako, pokpok ako, taga-probinsyang walang alam. Magmayabang ka hanggang Bicola, hayop ka, hampasin kita, Loy Biton mo, tarantado ka, tarantada ka, tarantado ka, gago ka, gaga ka. So ayun lang, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always everyone. Sinabi ko babawian ko kayo once nakauwi ako ng Pilipinas. So yun, wag nyo akong gawing tanga.